Ang pagsilang ni Isaak. Ikadalawamput isang kabanata. Ngayon, inalala ng Panginoon si Sara ayon sa kanyang ipinangako. Nagbuntis si Sara at nanganak ng lalaki, kahit matanda na si Abraham. Isinilang ang sanggol sa panahon na sinabi noon ng Diyos. Pinangalanan ni Abraham ang sanggol na Isaak. Nang walong araw na ang sanggol, tinuli siya ni Abraham ayon sa iniutos sa kanya ng Diyos. Nang ipinanganak si Isaak, 100 taong gulang na si Abraham. Sinabi ni Sara, "Pinatawa ako ng Diyos, at kahit sinong makarinig ng tungkol sa nangyari sa akin ay matatawa rin. Sino kaya ang makapagsasabi kay Abraham na makakapagpasuso pa ako ng sanggol, pero nagkaanak pa ako, kahit matanda na siya?" Lumaki si Isaak, at nang araw na naawat na siya sa pagsuso sa kanyang ina, nagdaos si Abraham ng isang malaking handaan. Pinalaya si Hagar at si Ishmael. Isang araw, nakita ni Sara na tinutukso ni Ishmael si Isaak. Si Ishmael ay anak ni Abraham kay Hagar na Ehipsyo. Kaya sinabi ni Sara kay Abraham, "Palayasin mo ang babaeng alipin at ang anak niya. Dahil ang anak ng babaeng alipin ay hindi maaaring makibahagi sa mamanahin ng anak kong si Isaak." Labis itong ikinalungkot ni Abraham, dahil anak din niya si Ishmael. Pero sinabi ng Diyos sa kanya, "Hindi mo dapat ikalungkot ang tungkol kay Ishmael at kay Hagar. Sundin mo ang sinabi ni Sara, dahil kay Isaak magmumula ang mga lahi na aking ipinangako. At tungkol naman kay Ishmael, bibigyan ko rin siya ng maraming lahi, at magiging isang bansa rin sila, dahil anak mo rin siya." Kinabukasan, maagang kumuha si Abraham ng pagkain at tubig na nakalagay sa sisidlang balat, at inilagay niya ito sa balikat ni Hagar. Pagkatapos, umalis si Hagar kasama ang kanyang anak. Naglakbay sila sa ilang ng Beersheba na hindi alam kung saan sila pupunta. Nang naubos na ang kanilang tubig, iniwan niya ang anak niya sa ilalim ng isa sa mga mababang punong kahoy at lumakad siya na may layong mga 100 metro mula sa kanyang anak. Doon siya umupo at umiiyak na nagsabi sa kanyang sarili, "Hindi ko matitiis na pagmasdan ang kamatayan ng anak ko." Ngayon narinig ng Diyos ang iyak ng bata. Kaya sinabi ng anghel ng Diyos kay Hagar mula roon sa langit, "Ano ang gumugulo sa iyo, Hagar? Huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang iyak ng anak mo. Tumayo ka at ibangon mo ang bata, dahil gagawin kong malaking bansa ang kanyang mga lahi." Pagkatapos, may ipinakita ang Diyos sa kanya na isang balon. Pumunta siya roon at nilagyan ng tubig ang sisidlad niya. Pagkatapos, pinainom niya ang kanyang anak. Hindi pinabayaan ng Diyos si Ishmael hanggang lumaki ito. Doon siya tumira sa ilang ng paran at naging isa siyang mahusay na mamamana. Dumating ang panahon na pinapag-asawa siya ng kanyang ina sa isang Ehipsyo. Ang kasunduan nina Abraham at Abimelech. Nang panahong iyon, pumunta si Abimelech kay Abraham kasama ang commander ng mga sundalo niya na si Picol. Sinabi ni Abimelech kay Abraham, "Tinutulungan ka talaga ng Diyos sa lahat ng ginagawa mo. Kaya mangako ka rito sa pangalan ng Diyos na hindi mo ako pagtataksilan, pati na ang aking mga lahi. Ipakita mo ang kabutihan mo sa akin at sa lugar na ito na tinitirahan mo ngayon, tulad din ng ipinakita kong kabutihan sa iyo." Sumagot si Abraham, "Isinusumpa ko." Pero dumaing si Abraham kay Abimelech tungkol sa balon na inagaw ng mga alipin niya. Sinabi ni Abimelech, "Hindi ko alam kung sino ang gumawa niyan. Hindi mo naman ako sinabihan, at ngayon ko lang nalaman iyon." Kaya kumuha si Abraham ng mga tupa at baka at ibinigay niya kay Abimelech. Pagkatapos, gumawa silang dalawa ng kasunduan. Kumuha rin si Abraham ng 7 babaeng tupa at ibinukod ito. Nagtanong si Abimelech, "Para kanino ang 7 babaeng tupa na ibinukod mo?" Sumagot si Abraham, "Tanggapin mo ang 7 babaeng tupa na ito bilang katibayan na ako ang naghukay ng balong iyan." Dahil sa sumpaan nila, ang lugar na iyon ay tinawag na Beersheba. Pagkatapos ng sumpaan nila roon sa Beersheba,
Bumalik si Abimelech at si Picol sa lupain ng mga Filisteo. Nagtanim si Abraham ng isang punong kahoy na tamarisko roon sa Beersheba at sumamba siya sa Panginoon, ang Diyos na walang hanggan. Nanirahan si Abraham sa lupain ng mga Filisteo sa mahabang panahon.